Viral na viral nga ngayon sa social media ang ginawang pananapak neto ni Draymond Green kay Jordan Poole. Hanggang ngayon ay marami pa nga ring nag-uusap na NBA fans patungkol sa insidenteng ito at sa mga posibilidad. Pati na nga rin mga NBA players mga idol ay hindi na rin napigilan na magsalita tungkol dito sa ginawa ni Draymond. Ito nga si Evan Fournier sinabi, "There is no way you can get back to being teammates after a punch like that." Ito namang si Rudy Gobert, "Insecurity is always loud." Tinira, ito nga si Draymond Green. Si J.R. Smith naman ay sinabi, "You can assault someone, just don't leak the footage." At ito namang si Evan Fournier ay muling umulit. Sabi niya, "Question, do you consider this a sucker punch?" At si De'Aaron Fox ng Sacramento Kings sinabi, "Someone's definitely getting fired for that video leaking." Si J.R. Smith mga idol ay nagsalita at sinabi, "Ain't no way, over a foul in practice." At tinawag niya nga na weird yung mga NBA fans na sinabing dapat na hindi na nga daw lumabas yung video ngayon. At ito naman si Festus Ezeli, former Warriors player ay sinabi to, "Fighting happens, fighting in practice happens, fighting in games happen. There's no way anyone wins a championship without some fight in them. It's always happened, stop overreacting." Pero sa tweet niya nga yan ay sinalubong nga siya ng pagdi-disagree ng maraming NBA fans. Hindi naman daw fighting yung nangyari kung hindi inatake ni Draymond Green ang kanyang young player na si JP. Kaya hindi nga daw dapat natawagin na fighting yon. Ito namang si Jake Paul mga idol na sikat na YouTuber sinabi, "Draymond, I got 10 million for you to get in the ring on the next most valuable promotions pay-per-view. Who you want?" Inaaya nga sa boxing ring ni Jake Paul itong si Draymond. At si Chris Childs, former NBA player na naglaro para nga sa New York Knicks, sinabi niya, "Listen, this Draymond thing is nothing. Good thing footage never got out of our Knicks practices and locker room. That was real pressure." So sinasabi na ito ni Chris Childs na may ganyan ding mga insidente nung panahon nga nila sa New York Knicks. Buti na nga lang na hindi nga daw nalabas yung mga footage na yon. At ito namang si Trey Young mga idol sinabi, "Draymond is trying to get to LA." At ito naman si Kendrick Perkins sinabi niya, "Beyond that being a move, Draymond needs to know what he did to Jordan Poole as a man, the Warriors as a team and his own legacy. Leadership is more than holding teammates accountable. You gotta check yourself too." Gusto nga ni Perk na malinawan itong si Draymond Green na hindi nga tama yung kanyang ginawa kay JP. At mukha namang nagawa na yan ni Draymond dahil nagsorry na nga daw at very apologetic nga daw siya sa kanyang ginawa dito kay Jordan Poole. At ito namang si Stephen Jackson na kilala bilang tough player na mala Draymond Green na talagang handang makipag-away ay sinabi ito. "And there's no reason to punch a young fella, you know what I'm saying? But I told Draymond last night, he gotta fix that situation with Poole, you know what I'm saying? Because he don't benefit from it at all. He gotta be the big bro and go over there and tell her, bro, look, I spazzed out, you know what I'm saying, da-da-da-da. But you never hit the little homies like that in practice, all your teammates, man. You never do that. I've never done that, bro. Never done that." So kayo ba mga idol, ano ba ang reaksyon nyo dito sa pananapak ni Draymond Green kay Jordan Poole? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.